Hello everyone. So, ang pag-usapan natin ngayon ay yung una na ipinakita o ipinakita ko sa inyo na tungkol sa herbal na gamot, kasi parami ng parami ang herbal ngayon eh, no? So, minsan nanilito na talaga kayo, saan ba talaga ang the best, no? So, pwede ko kayong matulungan dyan. So, aside doon sa napanood ninyo na mga testimonial, iba pa yung experience ng pamilya ko, no? So yan ang ikukwento ko ngayon sa inyo. At kung paano ko nakilala si Santi Barley, ipapaliwanag ko rin sa inyo, no? So yan ang ating pag-uusapan ngayon. So ganito po yun, mga kapatid. 2012 nang dumating si Santi Barley sa office ng sister ko. So ang sister ko kasi may sakit po sa liver. So ang sabi niya doon sa mga umaakyat na nagbebenta ng herbal, ipapasok lang siya sa kanila kung talagang mapagaling siya. Kasi nga parating man yun siyang sa ospital, no? Kasi nga yung liver niya parating sumasakit. So maya-maya, nandun na naman siya, na-admit siya. So, every may papasok sa kanila dun sa office na nagde-demo about sa herbal, isa lang ang sagot niya, basta itry niya daw, and then pag gumaling siya doon, dun pa siya magpa-member. So, as of now, bibili lang daw siya. So, yun ang ginawa niya. Hanggang sa dumating nga sa 2012, si Santi Barley, at bumili siya ng isang box na powder. Din sa pag-inom niya, na napansin niya na talagang hindi na sumasakit, or parang ang laki ng improvement niya, no? So yun na, nung napacheck up siya, naging okay, no? So yun, hanggang sa siya na mismo ang naghanap ng paraan kung paano siya makabili ulit. So yung promise niya na kung gagaling siya doon ay magpa-member, ginawa nga po niya. At hindi lang magpa-member, talagang gumawa siya ng paraan na isa siya sa distributor ni Santi Barley, no? So hindi ko na po babanggitin sino siya, no? So yun po, din pagkakita niya sa akin, ang sister niya, sinabihan niya ako, kasi that time din gustong gusto kong pasukin ang mga sinasabing networking, mga ganyan. So kasama na yung mga herbal na yan, so pinasok ko siya. So una, alam mo naman ang iba rin ako, kasi kapag hindi na experience, hindi ko na experience, parang kulang pa, no, yung pag-demo ko, kulang pa yung paano ko i-promote ang produkto ko. So napasok ko na siya, ganyan kasi ako, kung anong napapasukan ko is tinatry ko sa pamilya ko. So yun na, tinry ko si Santi Barley, as in, no, inubo yung mga anak ko, nangyari sa kanila, nilalagnat. Pag inom kay Santi Barley, dire-diretso po yung tulog nila. Wala, di po ba, middle night pa naman kapag sumusumpong sa'yo ang ubo. Pero pag inom niyo po kay Santi Barley, wala pong mangyayaring ubo sa gabi, no? Dire-diretso po ang tulog ninyo. And then sa lagnat naman, pinakamatagal na ang 2 days, usang nawawala, no? So yun po. Hindi ako po, nagkaroon din po ako ng pneumonia. So syempre, 2012-2013, nandoon yung pinapagamit ko lang mga anak ko. Pero ako parang ganun lang, no? Ang iniinom ko na naman, yung bago na naman akong miyembro, no? So hindi ko nasasabihin sa inyo ano ito. Basta umabot din ng 8 to 9 na herbal na gamot na napasukan ko, no? So hindi ko na ikwento sa inyo ano-ano ito sila. Pero ang masabi ko lang po sa inyo, lahat na yun ay naitsapwera ko po. Bakit po? Kasi hindi talaga yan sa akin. Kasi nga po, makabalik naman ako kay Santi Barley. So nung nagka-pneumonia po ako, yung that time na pinasukan ko naman, yun po ang parati kong iniinom. And then hindi pa rin po nawawala yung ubo ko, no? So hanggang nangayot na ako, kasi pneumonia na pala ang sakit ko, kaya nagpa-check up nga ako. And then binigyan ako ng sensitive drugs ng doktor ko, 7 capsules, ang lakas pa naman. So inubos ko yun kasi sayang, ang mahal. So sa 7 capsules na ito, kasi once a day, 7 days din ako walang tulog, promise. Nangitim ang eye bags ko, ganyan. Then nakita ako ng kapatid ko, yung sister ko, bakit daw hindi ako uminom ng Santi Barley. So yun, binigyan niya ako. So pag inom ko po ng Santi Barley,
maniwala po kayo sa hindi, talagang dire-diretso po yung tulog ko. Then hanggang sa one day lang na whole day na pag-inom ko, as in nakita ko kaagad ang effect na hindi na ako inuubo-ubo, no? Yun po. So yun sa sarili ko, din yung partner ko po, nangyari din sa kanya, nagtrangkaso siya, din nagpabili sa pamangkin niya ng synthetic drugs. Ngayon pag-inom niya, kasi may allergy siya, talagang na eager yung allergy niya. So biglang namula ang mata niya, na akala mo parang may dugo, ang pulang-pula. Tapos yung luha niya talagang sobrang yung pagluha niya. So talagang pumapatak yung luha niya. So tinawag niya ako kasi hindi na daw siya makahinga. So ako nataranta ako kasi nakita ko yung mata niya na sobrang pula. So nag-isip ako na napaupo na lang, anong gagawin ko, kasi nasa utak ko na kung itakbo siya ng hospital, eh mahirap na kasi nga hindi na makahinga. So sabi ko, anong gawin? So biglang nagsagi sa utak ko na parang may natira pa na Santi Barley sa bahay. So sabi ko, inumin niya ito kaagad. So yun na, tinimpla ko kaagad, pinainom ko sa partner ko. Sabi ko, sige, dalian natin kasi punta na tayo ng hospital. So sa 5 seconds po, as in nagputi ang mata ng partner ko at na-stop po yung pagluha niya, no? So instead na magpunta kami ng ospital, doon na lang ako nakapunta sa branch ng Santi Barley para bumili po, no? So yun po. Then another one, how many nagkasakit na naman po siya ng kidney stone, no? So grabe yung pain niya. Tapos yun na, sabi ko, narito na naman. Then yun na, check up kami kaagad. Pagka-check up sa kanya, nakita na may mga stone doon daw sa niya, na parang may puti-puti na nakikita doon sa x-ray niya. So kailangan mailabas daw yun, kasi kung hindi mailabas, kailangan niya ng operation. So yun po ang sinabi ng doktor niya. So bumili na lang po ako paglabas namin, bumili po ako ng Santi Barley. Then yun na lang po ang binili ko sa kanya, no? So ginawa kong 4 times a day at first. Then pagkaubos niya sa isang box, ginawa ko na naman siyang 3 times a day. So yun po ang dahilan, kasi wala po na po siyang nainom na iba. Yun po ang alam kong dahilan kung bakit naihi niya yung mga bato, no? So talagang kasing laki ng bigas yung iba, kaya nga parang dumudugo yung daanan ng ihian niya kasi magaspang, no? So yun na, yun din, nawala po yung pain, no? So sabi ng doktor niya, kailangan ng follow up check up. So ang purpose namin, nag follow up check up para makita kung wala na ba yung bato doon. So as in, nawala po yung bato, hindi na makita doon sa ultrasound. Hindi na po kami nagsalita na Santi Barley ang nakakayang umalis noon, kasi wala po siyang ininom na iba, no? So yun po ang masabi ko sa inyo. So itong vlog ko po, ipinapaalam ko lang sa inyo na kumbaga para hindi kayo mahirapan sa pagpili sa dami-dami ng herbal ngayon. Ang may pagmamalaki ko lang po sa kay Santi Barley, noong dumating siya 2012, wala pa akong nakilalang barley na iba, no? So siya lang. So kaya mas lalo akong nagtiwala ngayon, kasi ibig sabihin, nagpapahiwatig lang na ang galing-galing ni Barley, kasi marami nang gumaya ngayon sa kanya, no? Hindi naman sa marami nang Barley ngayon. Samantala noon, ang kilala ko lang na Barley ay si Santi Barley. So ngayon, dumami na talaga na iba-ibang kumpanya. So nagpapahiwatig lang na nakakagaling talaga ang Barley, no? So yun po. Then syempre, kay Santi Barley ako, kasi alam ko na siya po yung talagang nakapagaling sa amin, no? So yun po. So yun po, no? Kung may mga tanong po kayo, ito po ang gawin nyo. Mag-comment lang po. So hanggang dito lang ang pag-usapan natin. Hanggang sa muli, huwag pong kalimutan mag-likes at mag-subscribe. Salamat!